anim po nitong 42 inches na kahoy at saka 20 inches na kahoy. Make sure po natin guys na straight po yung pagka-cut sa mga kahoy. What's up guys? It's another beautiful day today here in Cebu City. My name is Nilo. Welcome to my channel. Welcome to INTV. For today's video guys, gagawa po tayo ng DIY trapal pan with bottom drain filtration system para po itong concrete pan na naka-bottom drain. Yun pinagkaiba lang is yung materials na ginamit. Ang ginamit natin dito ay kahoy at trapal. Excited na po ko sa project na to kaya huwag na po natin patagalin. Without any further ado, simulan na po natin to in 3, 2, 1, let's go! Good day po sa inyo lahat mga kahabi. Ngayon pasok po muna tayo dito. Ito po yung dating pan ko, yung trapal pan natin. Ito po yung mga sako at trapal na ginamit natin dyan. Hindi ko po itatapon itong trapal na to dahil ito din po yung gagamitin ko sa gagawin nating trapal pan. Matibay po kasi siya at saka makapal. Ito po yung mga kahoy na nabili ko. 6 pieces lang po siya ng 12 feet. Hindi po nagsakto sa budget kasi. Kaya ngayon, yung pan natin na ito, kinat ko lang po siya yan. Matibay pa naman po kasi. Para pangdagdag natin dito sa kahoy natin. So dito, ganitong design din po yung gagawin ko sa pan natin. Dahil na-observe ko talaga na matibay po kasi ito. Na hold din po niya yung tubig sa pan natin. Limited lang din po kasi yung kahoy ko kaya ganito ang design yung ginawa ko. Pero kung marami na naman po kayong kahoy na available, pwede po yung parang hagdan yung paganon tapos lalagyan nyo po ng plywood. Pero yung ganitong design matibay naman po siya dahil makapal din po naman yung kahoy na ginamit ko. Ma-hold din po niya yung tubig sa pan natin. So ngayon, i-continue ko lang po yung pag-cut dito para kulang po kasi ako ng mga dalawang ganito at saka apat na ganito. Kaya ngayon magka-cut lang po ako niyan mga kahabi. Guys, nakapag-cut na po kami ng mga kahoy na kailangan namin. Anim po nitong 42 inches na kahoy at saka 20 inches na kahoy. Ito po yung gagawin natin haligi dun sa pan natin. Ngayon, lilinisin ko po muna itong area na ito. Tatanggalin po natin itong mga kahoy para hindi pa maging sagaba sa pag-assemble natin itong pan natin. Ayan po guys, nalinis na po namin itong area na ito. Natanggal na po namin yung mga kahoy. Ngayon, start na po tayong assemble itong pan natin. Make sure po natin guys na straight po yung pagka-cut sa mga kahoy. Kung sobra po siya, kailangan po natin siyang i-cut para maganda po yung paggagawa natin sa pan natin. Ayan po guys, straight na po lahat itong mga kahoy. Ngayon, assemble na po natin yung pan natin. Ang sukat po nitong kahoy na ginamit ko guys ay 2 inches by 4 inches by 12 feet. Ang pako po na gagamitin namin is itong 4 inches. Ayan po guys, ganyan po yung magiging itsura niya. Ngayon, nalagyan na po namin ito ng pako.
Ayan po guys, natapos na po namin yung isa. Ito. So yung mga lumilitaw na pa ako, yung matulis. Yan, tinanggal ko na lang gamit itong lagari ng bakal. Ngayon, gagawin na pa namin itong isa pa. Ayan po guys, natapos na po namin itong dalawang sa side ng pan. Ngayon, pagdidikitin na po natin to. Ayan po guys, tapos na maming gawin tong frame ng pan natin. Ngayon, nilalagay na po namin to dun sa loob para next step na din po tayo. Guys, tapos naman namin gawin tong frame ng ating fish pan. Hanggang dito na lang po muna itong video natin guys. Ito po yung part 2 ng ating DIY trapal pan. Tapos naman namin gawin tong frame. Susunod kong gagawin is yung filtration system naman niya. Sabagan nyo sa part 2 guys, yung filtration system nito. Gagawin ko na rin po doon yung plumbing. Dahil bottom drain system po itong gagawin natin dito sa trapal pan na ito. Dahil hapon na po dito sa amin guys, medyo maingay na rin. Kaya kukontinue na lang po natin to bukas. Ngayon, samahan niyo po muna ako at papakainin po natin yung mga isda natin. Ayan po guys, tapos naman natin gawin tong frame ng ating DIY trapal pan with bottom drain filtration system. Hanggang dito na lang po muna tong video na to guys, dahil medyo maingay na po dito sa amin dahil hapon na din po kasi. Pero natapos na rin po natin tong frame ng ating pan. Sa next video natin guys, abangan nyo po, gagawin po natin yung filtration system ng pan na ito. At gagawin po natin yung plumbing ng ating bottom drain system. At before po tayo matapos guys, ito na po ang inyong mga shoutout. Shoutout sa iyo Alonzo Gabriel. OG Mick, shoutout po sa iyo from Jensen. Shoutout po sa iyo Nathaniel Bahuyo. Francis Clark Bebilong, shoutout po sa iyo. Shoutout po sa iyo Jinsung Aqua. Grillon Mark Lasala, shoutout po sa iyo. Shoutout po sa iyo Nick Hinalo, happy fish keeping po. First Blooder, shoutout po sa iyo.
Shoutout po sa iyo, Hans Legitimas. GM Durak, shoutout po sa iyo. VJ Busutros, shoutout po sa iyo from Lanao del Norte. Shoutout po sa iyo, Noviva Macopa. Shoutout po sa inyo lahat. At yun, that's the thing that we can share to you today. Thank you for watching this video and I hope you like it. And if you did, please like, share, subscribe, and hit that notification bell down below so that you are gonna be notified for my upcoming videos. So that's it. Thank you and see you on my next video.